Umagang Balita. Tagloput siya patay sa paglubog ng bangka sa Masbate. Pamasahin nyo, bawas na bukas. Sigil sa jeep, balik 8 pesos, sa bus 7.50 na lang. Pero presyo ng bilihin, hindi pa maawat sa pagtaas. Pilipinas, panglima sa pinakamatinding nakakaranas ng gutom sa mundo. Pero Pangulo, may solusyon na daw. Tensyon, sumiklab sa eskwelahan sa Las Piñas. Tatlo sa nagtangkang magnakaw sa gasolinahan sa Bulacan, namukaan. Mga kasambahay ni Willie, ipapalay detector test kaugnay sa nakawan sa bahay ng host. Eleksyon sa Amerika, aarangkada na. Pero mga manok sa pagka-presidente, may kakaibang showdown pa. Miss Earth Beauties, pasik laban sa long gown. Mga diehard sa Magyolo fans, dinayo ang mga itulo hanggang London. Governor B, nagsalita tungkol sa relasyon ni Luis at Angel. Alam ko inspired ang anak ko sa'yo kasi blooming siya talaga. At libu-libong parol, inilawan ang San Juan. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol World. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Trahedya sa karagatan ng Masbate. 39 ang kumpirmadong patay sa paglubog ngayong hapon ng isang bangka sa Dimasalang Masbate ayon sa Provincial PNP. Hinagupit ng hangin at malalakas na alon ang bangka. Ang pinakahuling update sa Philippine Coast Guard Live mula kay RG Cruz. RG? 39 sa isa't ang pasahero ng MV Kathleen ang kumpirmadong patay ngayon matapos itong lumubog sa pagitan ng Sorsogon at Masbate kanina. Yan ang kinumpirma ni PNP Provincial Director for Masbate na si Senior Superintendent Ruben Theodore Sindak. Mga alas dos daw lumubog ang lansya sa ng tamaan nito nang bigla ang lakas ng hangin at alon at 5 kilometro lang ang layo nito sa dalampasigan ng barangay Magkaragit matapos umalis ng Dimasalang Masbate papuntang Bulan, Sorsogon. Agad raw dadalhin sa pinakamalapit na ospitala ang mga biktima para mabigyan ng karampatang first aid. Freak accident daw maituturing ang nangyari at wala namang pagsusungit ng panahon ngayon. Kaya rin naman wala silang balak sa Coast Guard na bawalan maglayag ang iba pang maliliit na bangka sa lugar na yon. Of course, we will be conducting investigation on that, pero ito after na. But we are still concentrating on the search and rescue operations. Ted, tiniyak naman ng Coast Guard dito sa Maynila na ginagawa na nila ang lahat para mabawi ang mga nawawala pang pasahero. Ted? Salamat sa iyo, RG Cruz. Abangan po ang ilang pang mga detalye sa balitang ito maya-maya po lamang ng kaunti. Mga kapamilya, inaprubahan na po ng LTFRB ang 50 centimos na rollback sa pamasahe sa jeepney at pisong rollback naman sa pamasahe sa mga bus bukas. Pero humirit po ang transport groups na ilang araw na palugi kaya hindi ito mararamdaman kaagad ng mga pasahero. Nagpapatrol, Alvin Achico. Wala pang 2 oras, aprobado agad ng LTFRB ang Provisional Authority para i-rollback ang pamasahe sa jeep at bus. 50 centavos ang bawas sa pasahe sa jeep at non-aircon bus. Piso naman sa aircon bus. Bukas na agad dapat ipatupad ang rollback sa pasahe. Jeepney, yung order, from 8.50 sila, maging 8 pesos. Hindi na kailangan ng fare matrix. Handa na raw ang jeepney group na pasang Mazda na ipatupad ang bawas pasahe bukas. Pag-organisado ang isang grupo, madaling mag-disseminate ng information. Nagpasalamat naman ang mga motorista kahit maliit lang ang rollback sa pasahe. Kung pwede pang ibaba, bakit hindi? Kaysa sa wala, mas okay na yung 50 centimos. Pero hirit ng jeepney group na piston, sa Lunes na lang ipatupad ang rollback para maipakalat ang kautusan sa mga miyembro nila sa buong bansa. Humihingi rin ng palugit ay ibang bus operator.
Hindi namin kaya. The printing of the ticket is not so immediate. Pero sa kabila ng inaprubahang rollback sa pamasahe, masama pa rin ang loob ng grupo ng mga pasahero, ang National Council for Commuters Protection. Hindi pa kaawawa. We are representing 60 million Filipinos. Tapos ito lang. Ito ay napakalaking sampal sa mukha ng masang Pilipino. Pero may pangako naman ang transport group na daragdagan pa nila ang rollback kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng diesel. If diesel goes down below 35, I think yung ating mga kababayan is entitled for another 50 centavos rollback. Magiging piso. Oh, magiging piso na as a whole. If the oil hits, diesel hits about 27, balik kami sa 130 per kilometer. Sabi naman ng DOE, sigurado na may isa pang round ng oil price rollback ngayong Linggo. Pinagbigyan ng LTFRB ang hiling ng mga bus operator. Sa halip na bukas, pwedeng sa Lunes na sila magpatupad ng rollback. Pero ang mga jeepney, binigyan lamang ng hanggang Biyernes para bawasan ang singil sa pasahe. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Nag-rollback na sa presyo ng langis, magbababa na rin ng pamasahe. Kaya tanong ng mga mamimili, kailan naman bababa ang presyo ng mga produkto? Sabi ng manufacturers, huwag munang umasa ang mga consumer dahil baka nga raw tumaas pa ang presyo ng ilang produkto. Nagpapatrol Zen Hernandez. Malaki na ang binaba sa presyo ng langis. Kaya naman marami ang nagtataka kung bakit hindi pa rin sumusunod sa pagbaba ang presyo ng mga bilihin. Sana pumaba din yung pagkain kasi ang gasolina lang yung nagpapatas ng ano natin, yung mga commodities natin. Sagot ng mga manufacturer, matagal nang gawa ang stock ng kanilang mga produkto at nasa grocery na. Hindi na raw sila nakikinabang sa mga oil price rollbacks na kamakailan lamang. Yun ang mga produktong gagawin pa lang, hindi pa rin daw maaasahang bumaba ang presyo. Maliit na bahagi lang naman daw kasi ng kanilang gastos ang delivery o transportasyon ng mga produkto. It has never been a cost for increasing price of fuel. Because it is less than maybe 11% only of total product cost. Sa mga delata halimbawa, bukod sa presyo ng mga sangkap at materyales, mas malaking bahagi pa rin ng gastos ang tin can o lata dahil imported ito. Ngayong humihina ang piso, inaasahang magmamahal pa ito. Sa halip na rollback, inaasahang lalo pang tataas ang presyo ng mga bilihin pagkatapos ng Pasko. Ngayon yung mga bagong production ngayon, ang siyang tataas. But when will they get to the market? Next year na yan. It's dahil yung mga importers ng raw materials, no? Karne, lata, are now paying about 5 pesos more per dollar. Pero ayon sa DTI, dapat matuwa na ang consumers. Na-control kasi kahit papaano ng mga rollback sa presyo ng langis, ang presyo ng mga produkto. At least, hindi siya nagsabay. Nung kailan medyo nagwi-weaken ang peso natin, gumaganda naman ang presyo natin ng gasolina. So, nag-i-even out. Kaya ang sinasabi nila ngayon, at least they promise stable prices. Yun nga lang, ayon sa DTI, hindi talaga pwedeng pilitin ang rollback sa presyo ng bilihin dahil marami pang nakakaapekto rito bukod sa presyo ng langis. Maglalabas rin ang DTI ng suggested retail price ng mga produktong Pamasko at pang Noche Buena sa unang linggo ng Disyembre para ma-monitor ng publiko. Ayaw naman munang pag-usapan ng DTI kung paano ang magiging takbo ng presyo ng mga bilihin pagkatapos ng Pasko. Marami pa rin kasi ang pwedeng mangyari. Basta ang sigurado, babantayan nila kung makatwiran ang kahit na anong paggalaw ng presyo. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. At dahil naman sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, tumaas din ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino. Katunayan, panglima na ang Pilipinas sa may pinakamataas na insidente ng gutom sa buong mundo. Yan ay batay sa survey ng Gallup International. Nagpapatrol Ron Gagala. Isang supot ng kanin at isang pirasong itlog ang pinaghahatian ng magkapatid na Maribel at Marvin. Ito lang daw ang kaya ng 50 pesos kada araw na kinikita ng nanay nilang si Marites sa pagkakalkal ng basura. Kung noong isang taon ay nakakakain pa sila ng 2 beses sa isang araw, ngayon 1 beses na lang daw. At kung minsay, itinutulog na lang nila ang kumakalam na sikmura. Sobrang hirap talaga ngayon dahil ngayon mura na lang yung kalakal eh. Dati kasi nung nakaraan taon medyo okay pa. Isa lamang ang pamilya ni Marites sa mga nagugutom na Pilipino sa pinakahuling Gallup International World Hunger Survey. 5 ang Pilipinas sa may pinakamataas na insidente ng gutom.
Noong Setyembre, lumabas din sa survey ng social weather stations na dumami ng halos 20% ang mga nagugutom na pamilya sa bansa. Natutugan na natin ang problema sa pagkain sa kasalukuyan.